Ako'y kaaway, o mahal kong Diyos, sampayot sa'yo, kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pamil, ayon din sa'yo, pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking kalumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayos sa'yo, kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa'yong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipag-aisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pagukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan at sa pagganap namin sa iyong pagmamahal. Kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa, upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng Poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay.
Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang maging tapat, susundin ng iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas. Araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Sabihin niyo nga po, Kwaresma. Muli, ikondisyon ang sarili na sa panahon tayo ng Kwaresma. Sabihin niyo nga po ulit, Kwaresma. Apat na pong araw na paglalakbay, apat na pong araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay o yung pagpapakasakin, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Nakaka-isang linggo na tayo. Malinaw po ba? Isang linggo. At sa bawat linggo, tayo po ay
inaanyayahan na makinig ng mabuti sa kung saan tayo dinadala ng ating pong mga pagninilay. Baka lang po, no? Marami sa atin, lalo na mga Katoliko tayo na simba lang tayo ng simba, minsan maisipan lang natin magsimba, hindi natin inaalam kung ano nga ba yung season, ano nga ba yung panahong ito. Panahon ito na inaanyayahan tayo na magsisi sa ating mga kasalanan. Hindi madali, kung kaya tayo po ay inaanyayahan na unti-unti pumasok tayo sa mga pagdiriwang na ito. Kaya bago po tayo mag-shift, no, tungo sa ikalawang linggo ng Kwaresma, balikan po muna natin yung ilan sa mga mensahe na dapat nating matandaan na bilang gabay, no, sa atin pong paglalakbay. Nung Lunes, sinabi po sa atin, pinaalalahanan tayo. Sinabi ni Jesus, nang gawin ninyo ito sa mga pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. Ito yung pagdating ng araw, tayo po ay haharap sa hukom, paghihiwalayin ang tupa sa kambing. At kung paanong pinaghihiwalay ang tupa sa kambing, ganun din ang mangyayari sa atin. Paghihiwalayin tayo, yung mga tumulong, mga nagbigay sa kapwa, dito sa kanan, katulad ng mga tupa, yung mga naging walang pakialam sa kapwa, ito yung katulad ng mga kambing, may pupunta sa kaliwa at doon ay talagang, no, magngangalit ang kanilang ngipin. So, tayo po, pagdating ng araw, huhusgahan tayo, ahatulan tayo ng Diyos sa mga bagay na ginawa natin at sa mga bagay na hindi nating ginawa na dapat nating ginawa. Malinaw po ba? Noong Martes, ang sabi naman ni Jesus, sa inyong pananalangin, ito po yung tinuruan niya ang kanyang mga alagad sa kung paano manalangin. Sabi ni Jesus, huwag kayong tumulad sa mga iskriba at mga pariseyo na ang dami-dami nilang mga sinasabi. Ganito kayo mananalangin at itinuro ang panalangin na kanya pong dinadasal ang Ama namin. Dahil ang sabi ni Kristo, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Kung sakasakali po ang tagal-tagal mo nang dinadasal yung gusto mong mangyari, baka po hindi talaga para sa inyo. Kasi alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Kailangan mo lang ma-pinpoint, mismong mapangalanan kung ano talaga ang gusto mo. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, sa araw ng paghuhukom ay titindig, no? Sabi, titindig ang mga taga-Ninibe dahil nakinig sila sa panawagan. Nung sinabi ni Jonas, gugunawin ang Ninibe kapag hindi kayo nagsisi sa inyong mga kasalanan. At nagsisi sila. Ngayon, kaharap nila si Jesus. At sinasabi niya, sapagkat nagsisi ang mga taga-Ninibe dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas, kay Jesus o kay Jonas, ang naririto. Noong Webes, ang panawagan naman sa atin ay pinaalalahanan tayo na makiisa lagi sa simbahan, sa pamumuno ng ating Santo Papa. Noong ipinagdiwang natin ang kapisahan ng luklukan ni San Pedro at pinaalala sa atin na ibinigay kay Pedro ang susi ng kaharian ng langit. Kaya sinabi niya, anuman ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Anuman ang ipahintulot sa lupa, ipahihintulot sa langit. Malinaw po ba? Okay pa ba? O sa sobrang init, lutang na tayo na naman. Gising po, no? Hindi pwedeng nakaupo lang.
Hindi pwede nakatulala lang, kailangan mong naririnig ang mga salita ng Diyos. Kahapon, Biyernes, ang paalala sa atin. Makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon pa bago Kanya iharap sa hukom. Sabihin niyo nga po, makipag-ayos. Yung konteksto, ang sabi ni Jesus, kapag alam mo, pag nalaman mong may sama ng loob sa iyo ang isang tao, kapag alam mo na mayroong sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo na, makipag-ayos ka na sa kanya. Naintindihan ba yon? Narinig ba? Narinig, pero ayaw nating gawin. Kaya nga may responsibilidad ka. Kaya nga ang sabi ni Jesus, malinaw naman, no? Kapag alam mo, minsan hindi mo alam eh. Minsan para sa iyo, biro lang. Minsan para sa iyo, wala lang. Eh napikon, nagalit, sensitive eh. Eh ngayon, alam mo na. So kung alam mo, responsibilidad mong makipag-ayos sa kanya. Huwag kang magmatigas. Nakasakit ka, so lumapit ka. Ikaw yan. Ngayon naman, ang sabi ni Jesus sa atin, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusi sa inyo. Kung kahapon, kapag alam mong may nagawa kang mali, mag-sorry ka. Pero kung yung taong to, hindi pa rin nag-sorry, alam niya na nagkamali siya, sinabi mo na na nasaktan ka, pero nagmatigas, ano ang dapat mong gawin? Ipagdasal ang umaaway sa iyo. Ipanalangin ang umuusig sa iyo. Ibigin ang kaaway. Ano? Uwian na ba? Nandito kasi tayo, hindi para sa mga ganitong bagay. Karamihan sa atin o kadalasan, nagpupunta tayo sa harapan ng Nazareno kasi meron lang tayong gustong hingin. Pero higit kasi yung nais na ituro sa atin ni Jesus. Kaya nga ang sabi ni, no, sabi sa unang pagbasa, ibinigay na sa inyo ang ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ano ang tuntunin na dapat nating gawin? Ang sabi ni Kristo, ibigin ang kaaway, ipagdasal ang umuusig sa atin. Sabihin nyo nga po, ibigin ang kaaway. Ano, magtutulog-tulugan na lang tayo. Kunyari, wala tayong narinig. Kasi nga, di ba? Ang hirap naman yan, Lord. Inaway na nga ako, tapos iibigin ko pa. Sinisiraan na nga ako. Ipagdarasal ko pa. Kung tao lang talaga, ay mahirap yan. Kasi tayo, kapag inaway, away din yan. Awayin din natin, di tayo patatalo dyan. Eh kaya lang, deboto tayo ng Poong Nazareno. Kaya lang, gusto nating sumunod kay Kristo. Kaya nga nililinaw ko, gusto ba natin talagang sumunod kay Kristo kaya tayo naririto? O gusto lang natin may hingin sa Poong Nazareno kaya tayo naririto? Kailangan mo ding linawin, sino ba talaga si Kristo sa atin? Kung malinaw sa atin, sa puso't isipan natin kung sino si Kristo, ang gusto niya maging ganap yung pagiging deboto natin at ito yung tuntunin. Ibigin ang kaaway, ipagdasal ang umuusig. Eh, ipagdasal natin na sana tumino na, sana mag-sorry na, sana magkaroon ng lakas ng loob na baguhin na ang kanyang maling ginagawa sa atin. Kasi meron pa rin tayong responsibilidad
sa taong nagkakamali. Nagkamali nga eh. Nawawala sa direksyon. So pinapaalala sa atin, Jesus, hindi lang tayo dapat. So hindi dapat mawala yung ating pagmamalasakin kahit pa nakaranas tayo na hindi pagmalasakitan at dahil nga sa ibang tao, naghihirap ka, nakakaranas ka ng kung anumang pagsubok. Pero ito ang paraan para maging kompleto tayo, para maging ganap yung kaligayahan ng Poong Nazareno na matutuwa siya na kapag nakikita tayo, nasa tamang direksyon ka kasi kahit na inaaway ka, minamahal mo pa rin siya. Mahirap, tama yan, totoo yan, mahirap. Pero kung iingi tayo ng tulong sa Poong Jesus Nazareno, hindi imposibleng magawa natin ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Ibigin ang kaaway, ipagdasal ang mga umuusig sa atin. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpatawad na Ama nang habag sa atin ay walang hangganan at walang katapusan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway maging buhay ng halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakita ni Jesus, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang kaawaan ng mga taong nakasakit, nakapinsala o nagdulot ng mga paghihirap sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit, matatanda at mga pinabayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at habag. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Makapangyarihan at mahabaging Ama, pinasasalamatan ka namin sa pagpapatawad na inihandog mo sa pamamagitan ng iyong anak. Tulungan mo kaming ipahayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at anak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sampayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesu Kristo upang pangunahan kami.
Bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon, yung pag-alabi aming puso, pagkatao sa pag-ibig kaming palalo, kami turo magmahal ng wagas ng puso namin tulad ng sa iyo'y magbigas. Pawiin mo ang ng aming malimot, sakit at pain. Turuan, patawarin ng may kagaanang loob ang kapwa namin sa aming umigo. Panginoon, yung pag-alabi aming puso, pagkatao sa pag-ibig kaming palalo, kami turuan magmahal ng wagas ng puso namin tulad ng sa iyo'y magbigas.
Diyos. Ibangon aming puso na kalugod. Nalulunod sa sariling lungkot at dagot. Himuking dumamay sa pasakit ng iba paglingkuran aming bayang dalita. Panginoon, yung pag-alabin aming puso. Pagkatahong sa pag-ibig kaming palalo. Kami turuan magmahal ng wagas ng puso namin tulad ng sa iyo'y magbigas. Pawiin mo ang aming hinanakit ng aming malimot sakit at pait. Turuan patawarin ng may kagaanang loob ang kapwa namin sa amin bumigong. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, SDN, at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikatlong Lenten Recollection sa darating na February 27, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Dave Concepcion, Mission Station Priest, Santo Niño de Paz Chapel, Greenbelt, Makati City, na may temang Poong Jesus Nazareno sa mukha ng kapwa, Series 3, Nangungulila. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod, Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m., Biyernes at Linggo, 7 a.m. hanggang 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Nazareno, ilulwalhati ka namin.